Sa paglubog ng isang oil tanker sa Guimaras noong 2006, nawalan din ng kabuhayan ang nasa 6,000 mangingisda. Nasa 300,000 litrong langis mula sa MT Solar 1 ang tumagas sa karagatan at kumalat sa mga coastal community na dinadaluyan ng Guimaras at Iloilo Strait. Ayon kay Greenpeace Philippines campaigner Jefferson Chua, tila parehas ang nangyari sa Guimaras at ang oil spill ngayon sa Oriental Mindoro. We felt left behind in terms of information and there wasn't any clear path to recovery. It is also an important fishing ground for us actually because we rely a lot in that strait for fisheries. We salute government agencies for doing their part, pero we think there's not enough information that's available para there's preparedness. 7 na araw na mula nang lumubog ang MT Princess Empress at patuloy pa rin tumatagas ang karga nitong langis. Sa Oriental Mindoro pa lang, 13 sa 29 na marine protected areas ang kontaminado na ng langis ayon sa PDRRMO. 19,000 mga pamilya na rin ang apektado. Kaya nangangamba na rin ang mga taga-Libertad Antique sa posibilidad na umabot sa kanilang baybayin ang langis. Tuna season dito sa area namin. So tons of tunas are being caught through sustainable fishing. But I'm just so worried na baka lang mag-change, mag-shift ang hangin at pupunta dito sa Northern Antique. It has to be more of a preventive muna talagang bago dumating yon. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa sila ng dispersal operations kaya nababawasan ang nakukuhang oil waste sa dagat. We spray yung spill, yung lumalabas na oil so that ma-dilute siya, it will disperse. Bagay na kinestyon naman ng environmentalists. Dispersants are toxic and they don't actually make the oil disappear, they just disperse it essentially. They just break it down. So oil residue essentially is left in the area. We also need to hear from the government why these specific interventions are being done. Hinimok ng mga environmentalist na ipatupad na rin sa bansa ang International Convention for the Prevention of Pollution from Ships o MARPOL nang maiwasan ng maulit ang ganitong klaseng trahedya sa dagat. Lady Vicencio, ABS-CBN News.